bersama dirinya. Karena kau telah dibeli dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa. Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya. Karena ku masih mencintainya. Matapos ang kontrobersyal na kantang Selos, may bagong awitin na naman si Bangsamoro singer Shaira na usap-usapang mungkulo na naman daw siya sa ibang kanta. Pakinggan na natin yan sa report na to. Sajang pihikan ba o sobra mong chusi. Kailan ka magkakapamilyan. Mag-asawa ka na habang may oras pa. Magte-30 ka na wala ka pa rin jawa. Semoga bahagia bersama dirinya. Karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa. Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya. Karena ku masih mencintainya. Hello, hello, hello everyone guys. So heto na naman tayo sa bagong pinakamainit na issue. Ang bagong banat na naman sa ating Bangsamoro nga ba? Bangsamoro Pop! Bangsamoro Pop by Shaira! Ayan! So meron na naman isang mainit at talagang umuusok pa guys. Umuusok pa yung init niya sa issue. So imagine you guys, di ba? Kakatapos lang, ewan ko kung natapos na ba, pero kakalapag lang nung kwan kay Miss Shaira na kwan Selos. Trouble is a friend with the Miss International singer Miss Idol Lenka. So eto na naman, bago na naman itong umuusok at ang init-init pa, parang balot ito guys. Naku, grabe, malupit. So itong bagong issue na naman dito sa copyrights. Copyrights, always copyrights tayo eh. Diyan tayo, diyan sila, hindi pala tayo, diyan sila natitira-tira eh. So itong si Miss Shaira ay meron namang bagong naganap or complaint sa kanya na nag-claim daw siya ng copyright sa kantang Forever Single. Ayan! Forever Single! So, sino ba yung mga forever single dyan? So, pakitaas kamay naman dyan. Pakitaas kamay naman dyan. Ayan! So, itong forever single guys ay talagang forever single ay na-copyright daw dahil isa daw itong tono. Isa daw itong tono na nasa Indonesian songs. Indonesian songs sa tinatawag na kanta ni sino ba yun? Si Papinka. Papinka Band ba? Indonesian Band Papinka. Ang title nito ay Masih Mencintainya. Oh, grabe no. Title pa, Masih Mencintainya. Parang sentensya. Joke lang. So, itong kantang guys ay na-copyright na naman si Miss Bangsamoro. Miss Bangsamoro copyright. May copyright. Miss Bangsamoro Shaira Selos. Ayan. Nako, so hindi natin masisi guys. So when it comes to the copyright, talagang wala tayong magagawa kung ang magko-complain nito ay yung may-ari ng original ng kanta. Siyempre nasa kanila yun eh, sa kanila yung kanta eh. Umaga, hindi na natin maiwasan yun kung sila ang magko-complain. So
Ang number 2 dito ay mayroong message itong banda na Papinka. So ang sinabi dito ay, I hope musicians respect other people's properties. Their music covers are fine, but you must ask permissions to use any song melody before uploading it. Credit, it's not given on it. And that's given if you earn income from the song. It's thief. Oh, di ba? So isang kwan nito, medyo mainit din ang message dito ni Papinka Band, Indonesian band. Siyempre kahit sino naman guys, original sa kanila yun. Kumbaga kahit sabihin na natin hindi kiniklaim ng Ash Production or Shira Singer ang tono ng ilang taong ka na, wala ka pang jowa, lahat ng classmates mo ay may asawa na. So siyempre kahit hindi nila kiniklaim yung tono, siyempre nalaman nung may-ari na kanila yung tono ng kantang yun. So when it's come to the song guys, yan talaga eh. So mahirap talaga pag natiktikan ka ng isang may-ari ng original na song, dahil talagang copyright talagang labas mo guys sa batas ng larangan ng kantahan. So ang way dito o di kaya ang paraan dito ay kumbaga yung mga paraan na let example pagkuha ng license, cover license. So yun ang mga paraan doon para maging ma-abel sa galing kay Shira ang kanta. O, di ba? So ganun lang yun eh. Ayan, palapakan muna natin yan. So no comment guys, dahil ganitong issue guys ay talagang hindi mapapalagpas, dahil kung ito eh properties. It's a kind of properties na talagang parang kumbaga narinig mo doon, tapos let's say parang naggahawig ang tono or nagaya, parang nagaya ang tono sa Ash Production, parang nagaya doon sa Indonesian Papinka Band. So siyempre may rights talaga yung Papinka Band mag-complain. So ayan, usapang music, usapang kantahan lang guys ay ito. Kung paano naman ito malalagpasan or paano ba ang paraan dito ni Miss Bangsamoro Pop Shira Celos. Okay? So ito, may nag-message pa dito. Another issue na naman ang kinakasangkutan ng ating Bangsamoro Pop singer na si Shira dahil sa copyright issue sa kanyang kantang Celos. Na ang original nito ay ito sa baba. Isa na namang issue na Indonesian singer ng dahil copyright issue din sa kanta ni Shira na wala ka pang jowa forever single. Oh, di ba? So yan ang mga message dito mga guys. So ewan ko, hindi natin alam kung anong mga another ways para ma-release nila yan or ma-depends nila sa banda ni Shira yan. Song Papinka Masi Mencintenya. Ano sa tingin niyo? Oh, ito, marami talagang nag-insist or nagpakita sa social media na ito yung kanta na forever single ay Masi Mencintenya. Excuse me, ayan. May ubog kasi ako konti. Ayan. So kamakailan, kahapon nga lang ay na-KMJS Shira. So na-KMJS sila nung nag-trending na Celos. So still pa rin yung Celos na yan ha. So hindi talaga nawawala yung Celos. Ayan yung KMJS nila. Talagang grabe. Hindi kumukupas ang issue dito. So ihintayin na lang yan kung paano ba yung ma-recover ng dalawang panig ang issue na yan. So at least nagawa na natin ang reaction yan. So just look for my previous video. Makikita niyo doon ang reaction. Okay. So ayun lang guys, ang ating bagong umuusok na issue ngayon. Siyempre reaction lang tayo kasi nga medyo hindi tayo nakakalugar sa medyo
papasok sa kanilang mga issue. So siyempre we are going to reaction lang. So yan, about the Shaira, mainit na issue ay yung bagong Indonesian band Pam, ano ba yan? Papinka band, Massive Entertainment. So ayun, tingnan niyo ang kanta. Bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa. Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya. Kau di bentono magkapareho guys. So no, without a doubt talaga ay yung tono medyo slow lang yung kay Papinka. So binanata ni Shaira naman ng Jolly, mapamalapap, malapap song ba? O, oh, diba? Napanood nyo na. O, oh, sabi ko na sa inyo eh, ang ganda nung Kwan, maganda yung kanta. Sa love song, maganda na. Sa kay Papinka, maganda na yung kanta. Nung sa kay Shaira, medyo nag-jolly pop lang siya. So, anyway, siguro, titingnan nila sa in a forward desk kung anong magagawa nila dyan. Dahil maraming issue ito eh. Marami talagang issue dito kay Miss Shaira Pop Bangsamoro. Eh, ganyan talaga eh. Yung mga music na talagang mahirap gawing original. So, hindi nila napipigilan ay nakakakuha sila ng tono sa ibang kanta. So, sa kanila na yun eh. Papasa na natin kung ano ang problema sa kanila dyan. Ayan, here we go. Thank you so much guys. Thanks for watching. Thanks for watching for this reaction. And titingnan natin kung anong mas bago pa in tomorrow or in a forward this. Thank you very much. Thank you mga thank you. Okay. Thank you.